So, welcome back sa ating channel mga kadiyo. Resolusyon ng pagkikiisa sa ICC inihain na sa Senado. At Senator Amy at Senator Bato de la Rosa pumalag. Inihain na sa Senado ang resolusyon na nanawagan ng pakikipagtulungan ng gobyerno sa International Criminal Court pero ilang senador ay inalmahan naman ito. Matapos umusad sa Kamara ay lumutang naman ngayon sa Senado ang resolusyon ng naghahanap ng pakikiisa ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Sa Senate Resolution No. 867 na isinumiti ni Senator Risa Hontiveros ay hinikayat nito ang gobyerno na makikiisa sa ICC para imbestigahan ang posibleng human rights violation ng kampanyang war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Ang hakbang ni Hontiveros ay umani ng batikos mula kay Senator Amy Marcos at Senator Ronald Bato de la Rosa. Binigyang diin ng senadora na ang hakbang ay hindi napapanahon at hindi kailangan ng taong bayan na anya'y hirap sa ngayon. Mas makakabuti aniya kung pagtutuunan ng pansin ang problema sa bigas na sa kasalukuyan ay nananatili pa ring mataas ang presyo. Sa kabila rito ay naniniwala naman si Senator Bato na hindi uusad ang resolusyon ni Hontiveros sa Senado. Ang nasabing resolusyon ay malaking tsansang babagsak sa Committee on Foreign Relations na pinangunguluhan ni Senator Amy Marcos at Committee on Justice and Human Rights kung saan chairman si Senator Francis Tolentino. Bukod sa kilalang supporter at kaalyado ng dating Pangulong Duterte ang dalawang senador, ay meron na ring dalawang nauna ng isinumiting resolusyon na kumukwestiyon sa pangingialam ng ICC. Ang dalawang resolusyon ay naghahayag ng suporta kay Duterte ay isinumite ni Senator Ruben Padilla at Senator Jinggo Estrada ay inihain sa buwan ng Pebrero 2023. Sa kabila ng resolusyon ni Hontiveros ay naniniwala si Senator Bato de la Rosa at Senator Amy Marcos sa nauna ng pahayag ni Pangulong Marcos na hindi makikipagtulungan ang gobyerno sa ICC. Samantala, pagsuri sa ICC resolution sa Kamara, ipinaubayan ni VP Sara sa taumbayan at VP Sara at PBBM di pa nag-uusap ukol sa ICC. Panoorin po natin yung video. Mula nang magbago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos ukol sa panghihimasok ng International Criminal Court, hindi pa sila nagkakausap ni Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ng kanyang declaration, hindi pa kami nagkausap. Pero bago siya umalis papuntang ASEAN sa United States, nagkausap kami and isa yan sa mga na-take up namin. Kamakailan ay sinabi ni Pangulong Marcos na pag-aaralan ng pamahalaan ang muling pag-anib ng Pilipinas sa ICC. Bagay na nire-respeto naman ni Vice President Duterte. Pero pinanindigan ng pangalawang pangulo ang kanya namang posisyon laban sa panghihimasok ng ICC sa bansa. Sa gitna ng mga nangyayari sa politika, nakikita ba ni Vice President Duterte na ang inihaing resolusyon sa Kamara na sumusuporta sa ICC ay isang hakbang upang patahimikin ang pamilya Duterte? Iwan na lang namin yan sa mga tao no, na i-analyze. I do not want to speculate sa mga motives ng House of Representatives. May paalala naman si Vice President Duterte sa taong bayan sa gitna ng may iba't ibang issue sa politika. Well, magmasid. Yung mga mahilig sa politika, magmasid sila. And hindi pa talaga kasi ngayon ang panahon ng pamumulitika dahil napakalayo pa ng 2025. And syempre, mas malayo pa ang 2028. Sa kabila ng mga nangyayari, tiniyak ni Vice President Duterte na patuloy silang magtatrabaho sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Kaya nga, kung nakikita ninyo, yung mga ginagawa namin ay trabaho lang sa Office of the Vice President, sa Department of Education, and kung meron mang atake or meron mang issue na lumalabas, we address it on a case-to-case basis. So, ito lang po ang ating news update ngayon mga kadiyo. And please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito. And please, pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. May chance ba talaga na makapasok ang ICC sa ating bansa? Mag-comment down below sa inyong reaksyon ukol dito. Maraming salamat po at magandang araw!